Meron po tayong dalawang product na ikakabit sa helmet natin, mga pare ko. Saktong-sakto to sa mga mahihilig mag-travel. Una, GRX helmet mount. Ilalagay natin ito sa LS2 helmet natin para makabitan din natin ng action cam. Second is STS Intercom S13 po ang model nito. Meron po itong mga features na pwede magsabay mag-function ng music, phone pairing at intercom. Meron siyang equalizer. Then, music sharing. Kapag meron ding intercom ang kasama mo, ay maririnig din niya ang pinapatugtog mong music. Astig, diba? Kaya nito kumonek hanggang 500 meters. Meron din po itong FM radio. At kaya nitong mag-connect hanggang 6 na riders. Tapos pwede din kayo mag-receive ng tawag habang nagra-ride. Meron din itong voice command. Then yung battery niya ay 1000 mAh. So ito yung mga features ng SCS S13 intercom. So buksan na natin. Una nating makikita ay yung kanyang intercom mismo. Pag hinawakan nyo, ramdam nyo din yung quality niya eh maganda din. Lagay muna natin yan sa tabi. Meron din siyang spare dito, yung dalawang to. Dito yan nilalagay. Depende sa trip nyo kung anong kulay ang gusto nyo. USB Type-C for charging. Ito yung kanyang headset at mic. Meron din pala tayong extra na mic dito. Medyo maliit lang siya. Feeling ko ito yung gagamitin ko para hindi takaw sa space sa loob ng helmet. At syempre, ito yung kanyang mount at adhesives. Ito naman po ang laman ng GRX helmet mount. Meron itong dalawang arm. May mahaba at may maikli. Depende sa inyo kung alin dyan ang gagamitin nyo. Pero pwede din naman na pares nyo gamitin. Kaso yung tornilyo na pangalawa ay kayo na ang magpo-provide. Tapos ito na yung pinaka dinidikit sa helmet. Bale, ito yung kanyang adhesive 3M. Napakadikit po nyan, mga pare ko. Mas makapit pa yun sa linta. Then ikapit na natin itong mga product na to sa ating LS2 helmet. Bale, ganyan yung pinaka-forma nya, no? Tatanggalin lang natin itong dating mount. Tanggalin na natin itong cover sa adhesive para madikit na natin. Then ikabit na natin itong GRX helmet mount. Madali lang naman ito ikabit, basic pa sa basic. Tapos diindiinan nyo lang para mas lumapat yung adhesive sa helmet. Bale, ito, kinabit ko na yung intercom dito sa helmet. Medyo mahabang proseso kasi ito, pero madali lang din naman ikabit. Basic pa sa basic, kaya yaang-yakan nyo lang naman yan. Kailangan nyo pala tanggalin yung foam para mas makamit nyo ng maayos yung intercom. I-organize nyo lang ng maayos yung mga wire para mas malinis tingnan. After nyan, na ito na nga ang kalalabasan ng ating in-install dito sa helmet. May ibang natira like itong mic nya, kasi yung spare na maliit na mic ang ginamit ko. Saka natira din yung mga adhesive, may sobra talaga dyan. Para sa susunod, if ever na may buguhin kayo or may i-adjust, may magagamit pa kayo. Ganyan kalapit yan si SCS intercom. Bali, papalitan ko pala itong design sa gilid nya, yung sinabi ko kanina. Ikakabit ko yung blue para may highlight siya ng konti. Naka-adhesive lang din naman yan. Tanggalin nyo lang yung adhesive. Tapos madidikit nyo na dun sa mismong intercom. Ganun lang kadali, mga pare, kaya grabe, sobrang dali lang, diba? Tapos sukot na natin, baka kasi may mga sumasapit sa loob kapag sinuot na natin. Sarado natin para mas ma-feel natin kung may kailangan pa tayo i-adjust sa intercom. So far, so good naman, mga pare ko. Itong intercom ko pala, nasa 6,000 pesos yan. Tapos itong helmet mount, ilalagay ko yan sa comment sa baba at yellow basket. Yun lang, mga pare ko. Sa next vlog, itatry ko itong intercom na to sa long ride. Kung gaano nga ba ka-efficient ito. Yun lang, mga pare ko. Magandang araw po. Thank you for watching.